health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and travel at serbisyo publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Ako si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agaran Serbisyo Lady, na bumabati po sa inyo ng magandang araw. At ngayon, nandito po ako sa Pag-ibig Fan at nakikita po ninyo, di ba, ang logo nila. Ito ay isang bahay. May magandang balita po ako kasi dati-dati ang alam ko, daang pag, let's say, gusto natin mag-apply ng housing loan, ito ay nababagay lang sa mga matataas ang posisyon, matataas ang malalaki ang sahod. Pero ang nalaman ko sa dito sa Pag-ibig, kapag po kayo ay minimum wage earner, eh maaari din po pala kayo mag-apply ng housing loan dahil pinagaang ng Pag-ibig. Pero ang tamang impormasyon na maibibigay ko sa inyo ay magagaling po kay Sir Jack Jacinto dahil siya po ang mag-explain. Kaya magandang balita ito para sa inyo na sa panahon ngayon, instead na kayo ay nagre-rent o na nangungupahan, mas maganda talaga makaroon ng sariling bahay at ito ay pwede hulug-hulugan sa tulong ng Pag-ibig Fan. Kaya ngayon, kasama ko po si Sir Jack Jacinto. Muli po, magandang araw po sa inyong mga nanonood at nakikinig sa programa ninyo, Doc Hilda. At tama po kayo, marami po kaming magandang balita sa ating mga tagapanood tungkol po sa housing loan programs ng Pag-ibig Fan. Programs po, Doc, dahil hindi lamang po isa, kundi dalawa po ang ating maaaring pag-usapan ngayon. Matutuwa po kayo dahil po mayroon po tayong tinatawag na regular housing loan. Ito po, Doc, yung kadalasang ina-avail ng ating mga members dito po sa Pilipinas, maging mga OFWs po natin. At tulad po ng sinabi nyo kanina, meron po kaming tinatawag na Affordable Housing Loan Program. Yan po naman ay isang special program na talagang ginawa ho ng Pag-ibig Fund para sa mga minimum wage earners. So, ibig sabihin, kapag sila ay minimum wage earner lang at meron silang nakitang condominium, which is ang dami ngayon, na maaari na sila may pakakataon na sila makabili. Alright, ang Affordable Housing Loan Program po natin ay meron pong amount worth 580,000 pesos na ang interest rate po lamang ay nakalagay sa 3% per annum. Ito po ay special subsidized interest rate. Sabi niyo po kanina, Doc, yung mga nangungupahan nating mga kababayan, no? Imbis na mangupahan, kung makakahanap po tayo ng property o house and lot na nasa ganitong amount, hindi po ihigit sa 580,000 pesos. Maaari niyo po itong hiramin sa Pag-ibig ang perang ito at para makahanap po kayo ng property na pwede niyo pong ariin na. Kapag meron silang nakita na bahay ng kanilang kapitbahay o mismong bahay na inupahan niya na nasa below 580,000, yes, pwede nila bilhin, hindi necessarily na kailang bago yung bahay. Opo, basta't mahalaga, Doc, mayroon pong titulo, malinis na titulo. Maaari nila po iyong ilapit sa Pag-ibig Fund para makahiram ng ganitong amount para po mabili yung bahay na yon. Ang maganda ho dyan, Doc, ang monthly amortization ho nito, yung buwan ng hulog po sa loan na ito dahil nga po, sinasubsidize ng Pag-ibig Fund ang interest rate at 3% lamang. 3% lamang. Hindi po lalagpas ng 2,500 pesos ang buwan ng amortization for a 30-year loan term. E dahil po, meron ako nababalitaan to kay mga ang renta, kwarto lamang. 4,000, 5,000. 5,000 karamihan, isang kwarto na maliit lang. Eh samantala ito, kapag ka meron silang nakita na mas maganda talaga, alam mo before, ang father ko, ayaw talaga bumili ng bahay, ayaw magpatayo. Ang reason niya, na upa na lang tayo kasi mas malaki ang kinikita ko sa bangko. Yes. Kesa daw sa, kasi sabihin natin, kunwari, amount ng bahay, papatayo mo, eh sabihin natin, nung panahon na yun, nasa 3 million. Yung 3 million yun, mas malaki daw nakukuha niya kesa sa pagbayad ng
ng upa. So, pero 'di ba dahil sa panahon ngayon, ang real estate ay tumataas bigla. So, ngayon, nung time na 'yon, medyo nagbago na naman ng ano ng papa ko, bumili na siya ng bahay. Tapos nung nakita niya pagkabili na itong taon na 'to, yung taon na sa worth na nabili na 18 million lamang, after 2 years ay naging doble. So, kaya sa panahon ngayon, kapag po meron kayong pera, mas maganda talaga mag-invest sila sa bahay. Alam ho ninyo, naturing ho namin ang Pag-ibig Fund. Ayon po sa aming CEO, ang aming pong CEO ay si Mr. Ahmad Rizal Dimoti. Ano, sabi ho niya, napansin niya, Pag-ibig Fund ho ata ang gumagawa ng mga milyonaryo dito sa Pilipinas. Dahil po, karamihan po ng mga members ho natin na nakakabili, Doc, tulad ng sinabi nyo, mga 10 years ago, nakabili ng property na 750,000 o 900,000 pesos. Magkano na po ang halaga niyan after 5 years or 10 years? Million na po. Ngunit, yung kanilang amortization, eh nakabase sa isang loan na 750,000 pesos na. So ganun po, no? Marami po tayong naghagawang milyonaryo dahil nga po through purchase of real estate and real estate and housing loan properties. Kasi sa panahon ngayon, kung may pera po kayo, mas maganda i-invest niyo sa real estate, 'di ba? O kaya sa mga housing. O kaya naman iba kasi pinapaupa naman nila yung bahay na hindi naman nila kailangan. Kasi ang bahay kasi hindi yung katulad ng kotse. Ang kotse nagde-depreciate. Ang bahay, ang real estate, ito ay tumataas. At ito ay mas malaki pa kesa ilagay po ninyo sa bangko. Kasi iba talaga, triple, meron pa nga 5 times. Lalo na kapag meron talagang buyer na talagang gustong-gusto yung area mo, gustong-gusto yung location ng bahay mo, kung anong gusto mong amount, bibili niya. Pero hindi ka patapos maghulog sa Pag-ibig. Diba? In fact, kung ngayon po ang panahon na matutuwa po kayo that over the past years, lalo pong bumababa ang interest rates ng Pag-ibig Fund. Alinsunod na rin po ng panawagan ng ating mahal na Pangulo na si President Rodrigo Duterte na yung housing should be available to more Filipino workers. Kaya po ang ginawa po ng pamunuan ng Pag-ibig, lalo pa kong pinababa yung interest rates po natin. In fact, it is at its lowest in its history. It's as low as 5.375% per annum for a 1-year repricing period. Napakababa ho nito. At tulad ho ng nasabi ko kanina, mayroon pa rin ho kaming special program also for minimum wage earners na mas mababa pa lalo ang interest rate. Eh what if kanina nabanggit mo na 580,000 pero meron siyang nagustuhan na mas maganda, mas mahal. Pero sabihin natin, si tatay nagtatrabaho pa, tapos kasi panahon ngayon, ang anak may trabaho din o asawa, pwede ba sila mag-join para lumaki? Tama po. Ngayon po, para po makahiram sa Pag-ibig Fund ng amount na tinatarget ng isang member. For example, may binenta po sa kanya, let's say, 2 million pesos po yung halaga ng house and lot. Maaari pong magkaroon ng 2 co-borrower ang isang Pag-ibig Fund member. So, maaari pong magsama-sama kayong 3 para pong maabot yung tinatarget ho ninyong loan amount para mabili yung property loan na gusto niyo pong bilhin. Pero, meron ba certain age limit yung sa principal borrower? Alright. Ang principal borrower ho natin, dapat ho by the age of 70. Dapat po by the age of 70, bayad na ang loan. So, in short, paano po yan sa application? For example, para po sa isang member, sabihin natin na 20 years old. 20 years old lamang siya. Maaari po siyang kumuha ng housing loan na hanggang 30 years to pay. So, pwede ganun siya kahal? Pwede po. Dahil po, by the time na mabayaran niya after 30 years yung housing loan, 50 pa lang siya. Ngayon, kung gusto ho niya na 10 years to pay lang or 15 years to pay lang, pwede ho, nasa sa kanya yon, no? Nasa sa kanya ho kung gaano katagal niya ho gustong bayaran yung housing loan. Ngayon po, para po sa mga members na higit sa 40 anyos na, dyan po papasok yung limit na yan. Hindi niya na ho magagamit yung pinakamahabang longest term na 30 years dahil lalagpas ho siya sa edad na 70 upon full payment of the loan. So, dyan po natin yung kinocompute. No? So, pwede hong, again,
lilinawin ho namin na kadalasan ang nababanggit ho kasi ha, ang housing loan pag-ibig, 30 years to pay. Oo. Hindi po, yan po ay option lamang po ninyo. Pwede nyo pong bayaran ito base ho sa inyong preference, whether it's 5 years to pay, 10 years to pay, 15, 20, or 25. Nasa sa inyo po yan. So, kunwari naman, kung at the age of 55, tapos sabihin natin, i-apply niya is 5 years lang, pwede pa? Pwede pa. Pwede, pwede po. Oh. So, kapag kasi minsan naman, ang sinasabi niya, life begins at 40. Eh ngayon, hindi. Mukhang 50 eh. Okay. Sa hirap ng panahon ngayon, di ba, ang mamahal. So, at the age of 50, kadalasan, o 55, dun masasabi mo, talaga meron na talaga silang pera, pangdagdag na lang yon, panghulog. Yes, kasi yes. Natural, kapag meron silang nakita isang bahay na maganda, pero yung naipon niyang pera ay kulang pa, tapos, at the age of 55, pwede pa silang mag-loan ng 5 years or 10 years pwede. Up pwede to 65. Kahit po 15. Kahit po 15. Ah, basta up to 70. Oh, basta po. Ah, mahaba pala ang ano, bigay ng Pag-ibig Fund. Up to 70. Dok, matutuwa rin po ang ating mga tagapanood na ang Pag-ibig Fund Housing Loan ay maaari na rin pong multiple applications. Oh, oh. In short po, kung meron po kayo ngayong existing housing loan account, oh, maaari pa rin po kayo mag-apply at magsabay pa ng isa o dalawa pa. Ay, ibig sabihin, hindi lang isa. Hanggat kakayanin, hanggat po kakayanin ng inyong kinikita, at hanggat pasok po siya sa maximum namin na limit na 6 million pesos. Mm-hmm. So in short, Doc, maaari po kayong humiram ng 3-2 million peso loans. Uh-oh. Uh-oh. Kasi 6 million in total, hanggat kakayanin po ng inyong kinikita or capacity to pay. At ito hindi lang nakalimit sa pamilya, sa magkakapatid. Ito yes. Pwede magkaibigan. Opo, maaari din po. Mm-mm. Kasi kadalasan sa panahon ngayon, di ba, kapag ikaw ay nagtatrabaho at syempre kung kayo ay mga office mate, hahanap kayo ng isang bahay na malapit sa iyong opisina. So, sila ay magsishare na. Posible po. Pinapayagan na rin po ng Pag-ibig Fund ang co-borrowers na hindi po related. So, pero dapat ang pinaka-principal, yun ang obligado. Sabihin natin, tatlo sila. Tapos yung dalawa biglang bumitaw, ayaw na. So yung si principal ang magbabayad sa Pag-ibig. At ang tama po yan, Doc. At yung pong dalawang co-borrowers po niya, syempre po eh nakatala po sa amin yung kanilang history ng pagbabayad. Maapektuhan po ang inyong future na pag-apply for housing loan. Ah, so sasabihin ng principal, itong si kaibigan, si sabi natin si A ang principal, si B and C biglang sabi natin nagka-problema o sabi natin nagkasakit, hindi na niya kaya magbayad. So si A ang magsho-shoulder for B and C. Ituloy. Ngunit pagka ho nag-apply si B at si C, ay titingnan pa rin ho natin ang kanilang mga prior payment records para po i-assess sa kanila kung sakaling mag-a-apply ho sila ng housing loan in the future. So malalaman din ninyo kapag hindi na si B and C ang nagbabayad. Opo. Kumbaga po, Doc, ang bottom line ho nito, pagka po kayo principal borrower o kayo po ay co-borrower, maging responsable po tayo sa ating hinihiram sa Pag-ibig Fund. Saka, hindi lang yun. Kapag talagang gusto nyo bumili ng bahay at meron kayong co-borrower o may kasama na interesado dun sa nagustuhan ninyo, siguraduhin po ninyo na talagang kakayanin din niya na matapos para hindi naman ikaw ang magiging kawawa. Di ba? Pag hindi nila, sabihin natin, hindi nila nabayaran, anong gagawin ng Pag-ibig? Ang Pag-ibig Fund po, ay alam po ninyo, itong property ho ito ay pinapahiram natin at napapahiram ho natin yung salaping pambili nito galing sa ipon ng ating mga members. So, dapat ho natin pangalagaan yan. Kaya ho, kapag hindi na po nakakabayad, Doc, ang ating mga housing loan borrowers, ay agad ho natin yung nilalagay sa proseso na tinatawag na foreclosure. Pagdating ho niyan, bibigyan pa rin ho namin ng pagkakataon ng ating mga housing loan borrowers na maisalba ng kanilang housing loan. Ngunit kapag hindi na ho pala talaga kinaya, magiging acquired asset na ho ito ng Pag-ibig para po may offer po para sa iba. Pero ano, sabihin natin na nagkataon, kasi di natin masabi, nagkataon na meron nagkasakit sa pamilya na kailangan nila, gumastos sila ng malaki. So hindi sila nakapagbayad ng hulog.
up to how many months ang pwede ba 1 year na palugit na hindi sila makapagbayad? Alam mo ninyo, mayroon po tayong tinatawag na 3 months. Uh-huh. 3 months in arrears, considered na po ito in default. Uh-huh. So tatawagan na po kayo ng Pag-ibig. Uh-huh. Dahil yan po, kailangan na pong tignan kung kaya nyo pang ituloy. Uh-huh. Ang magandang payo ho dyan, kapag hindi na po kayang ituloy, uh-huh, kumana po kayo ng maaring sumalo. Tama, so, maaari nyo pong ibenta yung property para po meron pong sumalong member, qualified member ng Pag-ibig Fund. At hindi naman po masayang, una po, yung inyong hinulog na. Oo. At hindi naman po masayang mismo yung bahay at lupa. So, ibig sabihin, kapag let's say, kunwari, akin yun, ako yung una, nakapaghulog, sabi natin, nakapaghulog ko ng 10 years, pero in-applyan ko is 30 years. Yung 20 years na lang hulugan kung kanino mo ipapasa, pwede, yes, mo i-transfer. Yes, oo. At mag-uusap na lang kung kayo, nung original borrower, kung ano po yung maaari niyang pagbili doon sa portion na nabayaran na. Nabayaran na. Nung original borrower. So, ang payo ko sa mga miyembro na kapag po kayo ay nag-apply ng housing loan o meron po kayong obligasyon sa Pag-ibig, pero talagang hindi natin masabi na talagang hindi na talaga ninyo kaya, huwag po ninyong pabayaan, huwag ninyong hayaan na hindi bayaran at humanap na po kayo kung sino pwedeng tumulong sa iyo o sino sasalo. Para hindi masayang yung nahulugan mo ng mga ilang taon. Again po, i-monitor niyo po ng mabuti at huwag niyo pong pabayaan. Oo. Sapagkat mas efficient po ngayon ang ating collection mechanism, ang ating monitoring ng pagbabayad. Kaya po, hanggat maaari po ay panatiliin po ninyong updated ang pagbabayad. Dok, mayroon po akong isang mahalagang aspeto sa pagkakaroon ng updated na pagbabayad. Mm-mm. Ang Pag-ibig Fund ho kasi ay may insurance para po sa inyong mga housing loans. Oh. Dalawa po yan. Yung isa pong insurance ay yung mortgage redemption insurance. Kung sakali po, wag naman pong mangyari, mm-hmm, no? So, makabilang buhay po yung nanghiram. Pangalawa po naman ay yung fire and allied perils insurance. In short po, pag nasunog o kung ano man po yung sakuna nangyari doon sa bahay. Ngayon po, ang amortization po ninyo, ang buwan ng hulog ninyo sa inyong housing loan, nakapaloob po dyan yung bayad sa insurance. Mm-hmm. At dahil po dyan, panatiliin po natin updated ang inyong housing loan payments para kung sakaling may hindi po kagandahang mangyari at kailangan nating gamitin ang insurance, updated po ang pagbabayad natin sa insurance. Pero yung insurance na yun, upang application, kasama ni kailan meron silang binabayaran ng insurance din? Nakapaloob po yun sa monthly amortization po natin. Kaya sabi nila, let's say, kunwari yung member, kunwari na aksidente, namatay, at ang hulog niya ay, sabi natin, isang buwan lang. Meron nangyari before sa Hong Kong na isang OFW na tinamaan sa ulo daw at namatay. Mm-hmm. Yung inutangan niya, kanya na yun. Wala nang sasalo doon sa utang niya. Tama po. Isa po yung example, ma'am. Ano, na isa pong example yan nung insurance, no, nung isang OFW natin na sumakabilang buhay. Yes. Maganda po naman dahil nakinabang po ang kanyang pamilya dahil updated yung kanyang pagbabayad. Uh-oh. In fact, ho, maliban sa nabayaran ng buo ng insurance yung kanyang housing loan sa Pag-ibig, may natanggap pa ho siyang 70,000 pesos na overpayment sa premium. No? Ganun po kaganda yung insurance ho ng Pag-ibig ngayon. No? Lalo ho natin itong pinaganda. So kapag ito dahil namatay na... Pero ang kinoconsider natin kapag ito yung namatay na kumbaga aksidente, hindi yung pagkakasakit. Kasama din po yun. Kapag hindi nila natapos yung paghulog? Kumbaga po yung ang mahalaga lang po, updated sa pagbabayad ng monthly amortization, kung sakali pong may mangyari sa makabilang buhay, covered po yun. Kung ano siya, updated siya ng 20 years at meron pa siyang 10 years, malilibre na siya. Hindi ipapasa sa anak o sa asawa. Hindi na po. Pero siyempre ayaw naman natin mamatay. Huwag naman pong mangyari. O, di ba? O, yun ang pwede natin masabi na maganda. Pero siyempre ayaw naman natin mamatay yung pamilya, miyembro ng pamilya, di ba? Tama po. Pero yun din isang ano rin, isang maganda na talagang noon talaga nalaman ko na ang bilis ang Pag-ibig fan that time sa Hong Kong OFW ay talagang nabayaran, kumbaga na ibigay yung bahay. Tapos, hindi na nagbayad yung pamilya. Pero ngayon, ang OFW, mas malaki ba ang kadalasan
ang na-loan nila. Kasi syempre, pag sinabi mo OFW, kadalasan iba, mas marami na iipon, mas malalaki ang sweldo nila. Kadalasan po, Doc, ang mga humihiram po sa pag-ibig fund. In fact, ko, sa kada apat may housing loan sa pag-ibig, ang isa po dyan, OFW. OFW, no? So, 25% more or less, ano? More or less, 1 out of every 4 housing loan bago worth is an OFW. So, pagkatama ho kayo eh. Tayong mga Pilipino, pagka ho ng ibang bansa, kadalasan ang iniisip ay magpupunta agad ako ng bahay para sa ating sa aking pamilya, no? So ngayon po eh kadalasan po ang nahihiram po ng ating mga OFWs on average ay nasa around 1,900,000 to 1 million pesos worth of properties. At again po, para po mapadali ang inyong pag-apply, pinipilit ho natin, no, na mapabilis ang application for housing loan. In fact, that should be less than 20 working days. At ito po ay ginagawa naman po natin at para po sa mga OFWs natin, nakababayan, maaari po, nasa ibang bansa na po kayo, maaari niyo pong asikasuhin at magtalaga ng official representative dito sa Pilipinas para po pag-alis ho ninyo ay meron po kayong taga-asikaso ng inyong application dito sa pag-ibig. Oo, kasi marami akong kaibigan na OFW, sila ay nasa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, ang dami na niyang bahay na pinapaupahan. At sabi niya sa akin, ito ay kapag ka natapos na raw siya sa paghulog sa pag-ibig, bibili na naman siya ng isa pang bahay. Hanggang sa nakarami siya, ngayon pinapaupa niya. Okay. So sabi daw niya, pag ako'y bumalik ng Pilipinas at hindi na ako makapagtrabaho, meron siya na collection monthly sa mga rental. Tama po yan. Isa po yan. And again, hanggat kakayanin po ng isang member na magkaroon ng multiple housing loans, hanggat kaya po ng kanyang kinikita at hindi po ihigit sa total na 6 million pesos, maaari niya pong gawin ito. Kapag po meron po kayong extra money o talagang pangarap po ninyo makaroon ng bahay, ito ay maaari na po ninyo i-apply sa pag-ibig. At sa mga ating mga OFW, sa katulad po ng nabanggit ko kanina na meron akong kaibigan na marami na po siyang nabiling property, mga condominium, townhouse, dahil ayaw niya mawala ang pera. Kapag ang iyong pera, ang iyong investment ay napunta po sa real estate, sa bahay, ito ay mas higit pa makukuha niyong balik. Dahil kapag ito nilagay lang po ninyo sa banko, at minsan ang insurance amount is only 500,000. Unlike kapag ganda sa real estate, habang tumatagal, ito ay lumalaki, nagdodoble o triple. At kung sakali naman, kapag kayo naman, eh, sabihin natin nakaroon ng problema at hindi nyo kayang hulugan na, huwag po ninyong pabayaan. Maghanap na po na kayo na kung sino ang sasalo para hindi naman masayang yung mga dating hulog po ninyo o kaya sabihin po ninyo yung mga kaibigan o kapatid na nasaluhin muna yung utang sa pag-ibig and then bayaran po ninyo sila. Basta huwag po ninyo pabayaan kapag po kayo ay meron obligasyon sa pabahay. Kasi ito ay, kaya tayo ay nag-a-apply ng housing loan para meron tayong magandang bahay para sa ating kinabukasan. Ito hindi lang para sa iyo. Ito ay para sa inyong magiging anak o para sa iyong apo. Parang ito ay iyong pamana. So, ang pag-ibig fund ay nagbibigay ng mababang interest rate na abot kaya po ninyo. Kahit po kayo ay minimum wage earner, pwede po kayong maghanap ng bahay na worth 580,000. Pero kung sakali naman meron kayo ng gusto na mas higit pa doon sa 580,000, pwede naman po kayong mag-join ng co-buy kung sino yung gusto pwede mag-share sa inyo at makasama po yung sa bahay. Kasi ang isang kaibigan ko, silang tatlong magkakapatid ay nag-join sila. Kaya ang ganda na nakabili po sila ng isang bahay na malaki at maganda. At sila talagang hindi na sila nagbabayad ng upa. Kasi sabi nila, instead na yung pera na binabayad nila dati doon sa inupahan nila na worth 15,000, ito ay maliit pa nga daw ihuhulog nila sa pag-ibig doon sa monthly installment ng nilang housing loan. Imagine, hindi na sila nagbabayad ng upa. Tapos in how many years yung binabayaran nila, bahay na nila yon. At meron na silang naipundar. Kaya yan po ang isang magandang handog ng pag-ibig sa ating mga miyembro. Doc Hilda, maraming salamat. At sa pamamagitan inyong programa, maipapahatid po natin yung dalawang uri ng programa sa pabahay ng Pag-ibig Fund.
Ito po yung home loans natin na tinatawag na Regular Housing Loan Program at Affordable Housing Loan Program. Bilang isang miyembro po ng Pag-ibig Fund, maaari po kayong humiram sa Pag-ibig Fund ng hanggang 6 million pesos para po inyong mabili na ang pinapangarap po ninyong sariling bahay. Sa ilalim po ng aming Regular Housing Loan Program, napakababa po ng interest. At ngayon po ang pinakamagandang panahon para po kayo ay humiram sa Pag-ibig at mabili ang sariling bahay. Higit po dyan, meron din po kaming tinatawag na Affordable Housing Loan Program. Ito po ay alinsunod sa direktibo ng ating Pangulo, si Presidente Rodrigo Duterte, na bigyan ng pagkakataon ang mga minimum wage at low income sector earners na magkaroon ng sariling bahay. At ayon sa programang ito, sila po ay maaaring makahiram ng hanggang 580,000 pesos na nasa interest rate na 3% per annum po lamang. Tama po yan, imbis na mangupahan, maaari niyo pong gamitin ang inyong pinanguupa para pambayad sa amortization sa inyong housing loan para po ang inyong tinitirhan ay mapasa inyo. Muli po, maraming salamat kay Doc Hildoong sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin dito sa Pag-ibig Fund para ipaliwanag ang ating mga serbisyo sa ating mga miyembro. Matutuwa po kayo na higit pong lumalakas at tumitibay ang Pag-ibig Fund. Ngayon po, meron na po tayong 14 million members at lalo pa hong dumarami. At dumarami po ang nagtitiwala sa atin. Matutuwa din po kayo na ang total assets po ng Pag-ibig Fund ay umabot na ng 581 billion pesos. Patunay po na lalong lumalakas at tumitibay ang Pag-ibig. Marami po kaming benepisyo para po sa inyo. Isa na rin po dito ang aming housing loan program na napakababa po ng interest. Isa na rin po dito ang aming savings program. Dalawa po yan, ano? Yung regular savings program natin at yung MP2 savings program. Ito pong regular savings program natin, ito po yung makikita ninyong buwan-buwan na malamang ay nasa payslip po ninyo. Ito po ay maaari ninyong dagdagan para po mas malaki ang maipon nyo sa Pag-ibig. At kung mas malaki ang ipon ninyo sa Pag-ibig, mas malaki rin po ang inyong dividendong matatanggap. May isa pa po tayong program na tinatawag na MP2 Savings na mas malaki po ang dividendo sa ating regular savings program. At kayo po ay inaanyayahan namin na mag-ipon din dito. Para po madali po kayong makapag-transact sa Pag-ibig, maaari po kayong bumisita sa aming website www.pagibigfund.gov.ph. Maaari din po kayong sumadya sa alinman sa aming mga tanggapan na matatagpuan sa buong bansa. 133 branches na po tayo nationwide. At kahit saang branch po kayo pumunta, makakaasa po kayo sa aming tapat na serbisyo mula sa puso. At muli, panghuli, maaari din po kayong tumawag sa aming hotline. Ang hotline po namin ay 8724-4244. Marami pong salamat.